Walang makakapigil sa Pilipinas. Ito ang mensaheng nais paratingin ni Pbbm sa Pilipinas. Ayon sa nakalap nating impormasyon, kung dati ay nag-i-import lang tayo ng sasakyang panggera, ngayon tayo na ang gagawa ng sariling panlaban sa gera. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, linid sa kaalaman ng iba, marami sa ating mga barko ay gawa na dito sa Pilipinas. Una sa gawa ng Pinoy, ang multi-purpose attack craft o MPAC, kinargahan ng mga Pinoy ng solidong bakal, subok na di basta-basta mabibiyak kahit tamaan ng bala. Pangalawa sa katangian ng MPAC ay kaya din nitong dumaong sa mga mabababaw na lugar sakaling kakailanganin ng tulong at itatawag ang resback. Kaya din nitong magpaputok ng remote control missile sa layong hindi maa-anticipate ng ating kalaban. Sa kasalukuyan, nasa 12 MPAC na ang nagagawa ng mga Pinoy sa may pre-port zone ng Zupik. Patunay lang na kayang-kaya din nating makipagsabayan sa gawa ng mga dayuhan na kung titignan, masyadong mahal ang benta nila sa Pilipinas. Kaya marami ang nagulat nang hindi na muling mag-import si Pbbm sa Pilipinas. I believe that if given the opportunity, we will be able to surpass the expectations. We're lucky now that the government is spending a little bit more on defense. We hope that at least a portion of that, they can give us the opportunity to develop and supply. Inatasan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang sandatahang sundalong pandagat na muling isabak sa pagsasanay ang Navy ng Pilipinas. Ayon sa nakalap nating impormasyon, planong ipadala sa maritime exercises ng ASEAN ang pangalawa sa pinakamalaking pandigmang barko na BRP Antonio Luna na siyang ibinenta ng South Korea, kung saan pangunahing misyon ng barko ay bantayan ng West Philippine Sea sa pananakop ng China, kasamang lalahok sa pagsasanay ng Navy ang India na siyang kilala bilang kalaban din ng China. We want to fulfill our commitment in the region, which is to promote peace and stability. And of course, when they return after the exercise, whatever skills they will be they acquired from the training will be useful for our territorial defense. Yung mga participants yan is from the ASEAN plus India. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, pabor ka ba sa ginagawang ito ng Pangulo na magtayo ng sariling pagawaan ng sasakyang pandigma, puwersa ng Pilipino? Nang sa ganun di tayo laging nakadepende sa ibang bansa, kung kaya din naman nating magawa ang nagagawa ng ibang bansa, ngayong Pilipino na ang gagawa sariling sasakyan ng sundalo gawa ng Pilipinas. I-komento sa baba ang reaksyon.